Dalawang miyembro ng Philippine squash team ang nagtamo ng injuries sa kasagsagan ng kanilang international tournament sa Singapore. Narito ang report ni Paolo Salamatin. Muling humakot ng medalya at parangalang Philippine National Squash Team sa kadatapos lang na 4th edition ng International Squash Circuit sa Kalang Squash Center sa Singapore. Gayunpaman, ay nagtamo naman ng injuries ang dalawang Kayad Pilipinas mainstays na sina Jemica Arribado at Raymark Begonia. Malaki sana ang pagkakataon ni Arribado na makapag-uwi ng gintong medalya, subalit nagkasya lamang sa silver nang magtamo ng right ankle injury matapos matapilok sa 3rd game ng finals match kontra Singaporean bet na si Aoyong Wayan. Wala namang naiuwing medalya si Begonia matapos lumala ang pamamaga ng kanyang kaliwang tuhod mula sa iniindang femoral pain syndrome. I decided to continue the game. Kasi ayoko naman mag-end yung game na dahil lang sa na-injured ako, kaya ganun. So, tinuloy ko yung game tapos medyo nga lang nawala yung focus ko. Kasi inaalalayan ko na yung pa ako. Sana po hindi po ulit maulit. Lalo na po natarating yung SEA Games. Nag-5 sets kami. So, medyo na-force ko yung tuhod ko. So, naramdaman ko nung after ng game namin, sumakit na siya. And then, na kalaban ko si Samuel Kang, Singapore, seeded 1 itong tournament na to. Pinilit ko pa rin maglaro kahit na namamaga. Medyo feel na yung mga movements. Medyo hindi rin ako nakapag-perform na maayos. Sa kabila nito, masaya pa rin si Arribado sa kanyang naging performance ngayon kaysa sa mga nakalipas sa kompetisyon. Super crucial, brutal nung game namin. And every set, every rally, parang sobrang hinihingal ako, kinakapos ako. This time, hindi ko naramdaman na pagod ako. So, yun, I can say na maganda yung naging preparation namin, yung strengthening conditioning namin, yung training namin with our new foreign coach. Mm-hmm. So, ayun nga lang, yun, bad luck. Inaasahan naman ang agarang recovery ng mga injured players ng national squad sapagkat mas magiging abala pa ang mga ito sa mga torneo sa susunod na buwan bago ang 30th Southeast Asian Games sa Nobyembre. Paolo Salamatin, PTV Sports.